Magandang umaga, narito po ang update sa ating binabantayang si Typhoon Jolina. Nakatatlong landfall na po itong bagyo. Una na po dyan, ang landfall niya dyan sa Hernani, Eastern Samar, kagabi po ng alas 10. Ang second landfall naman ay sa bayan ng Daram sa Samar, kanina pong alas 2 ng madaling araw. At ang pangatlo naman ay sa Island Municipality ng Santo Niño, pati rin po ng probinsya ng Samar, kaninang alas 3:40 ng umaga. Kanina pong alas 4 ng umaga, ang sentro ni Typhoon Jolina ay nasa coastal waters ng Santo Niño, Samar. Taglay pa rin po ng bagyo ang maximum sustained winds na umaabot ng 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot ng 180 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At naapektuhan po ng kaulapan ng bagyo itong mga bahagi ng Bicol Region at malaking bahagi ng Visayas. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa eastern portion ng Masbate kasama ang Tikaw Island, extreme western portion ng Northern Samar, northern portion ng Biliran at northern and central portions ng Samar. Nakataas naman po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 na makakaranas ng mga mapaminsalang lakas ng hangin sa ibang bahagi po ng Biliran, sa western portion ng Northern Samar, sa remaining parts ng Samar, central and southern portions ng Eastern Samar, northern portion ng Leyte at iba pang bahagi ng Masbate kasama ang Burias Island, sa Sorsogon, Albay, western and southern portions ng Camarines Sur, southeastern portion ng Quezon, eastern portion ng Romblon at ng Marinduque. At nakataas naman po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ibang bahagi pa ng Leyte Province, southern Leyte, northern portion ng Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Islands, northeastern portion ng Iloilo, extreme northern portion ng Capiz, Tanduanes, ang ibang bahagi ng Camarines Sur at ng Quezon kasama na ang Polillo Islands, sa Laguna, eastern portion ng Batangas, sa ibang bahagi po ng Marinduque at ng Romblon at sa northern and central portions ng Oriental Mindoro. Ang panganib pong pumalaot sa lahat ng lugar kung saan nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signals number 3, 2, and 1. Posible rin pong makaranas ng coastal flooding dahil sa storm surge na dulot nitong bagyo at magkakaroon din ng hazardous surf conditions sa ilang coastal areas sa mga lugar, lalo po under signals number 3, 2, and 1. Kilos ng bagyo in the next 4 days. Generally, sa ating forecast track, pakanduran, hilagang kanduran ang magiging pagkilos nitong si Jolina. Dadaan po ito sa maraming isla dito sa may southern Luzon at dadaan sa mainland Luzon. Dahil po sa land interaction ng bagyo, ay patuloy na hihina ito si Jolina at madadowngrade into severe tropical storm at possible habang nasa gitna po ng Central Luzon ay nasa tropical storm intensity lamang ito. Saka po siya lalabas ng West Philippine Sea kung saan siya muling lalakas dahil nasa gitna ng karagatan, may pagkukunan ng enerhiya. Posible makalabas po ng PAR si Jolina by Friday morning. Samantala, meron pa tayong isang binabantayang bagyo sa labas ng PAR. Mas palapit na siya sa eastern boundary ng ating area of monitoring. Kanina pong alas 4 ng umaga, ito ay nasa layong 1,685 kilometers silangan ng Central Luzon. Inaasahang papasok po itong bagyo sa PAR bilang isang severe tropical storm bukas ng umaga, Miyerkules po yan, at bibigyan ng local name na Kiko. Dahil mananatili itong bagyo sa gitna ng karagatan, lalakas pa ito into severe tropical storm at typhoon intensity. At sa kasalukuyan, mababa ang tsansa na ang bagyong ito ay tumama sa alinmang bahagi ng kalupaan ng bansa. Pero dahil sa kanyang paglapit sa may Batanes area, posibleng magtaas po doon ng tropical cyclone wind signal.